tayo sa kasalanan, may pagkakataon na bumabalik tayo sa pagiging hopeless or kawalan ng pag-asa. Kaya ganyan po in John 8 verse 10, sabi ko, again, Jesus spoke to them, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." And I think the situation, church, maybe some of us still in darkness, or maybe some of us may mga gods pa rin tayo na hindi si Lord. May mga bagay pa rin tayong inuuna kaysa sa Kanya. May mga bagay pa rin tayo na mas sinusunod kaysa sa Kanya. May mga pagkakataon pa rin ang tigas-tigas ng puso natin. At hanggang hindi natin nakita, may consequences pala. Kung patigasan ng ulo ko na ito, may consequences pala. Yung katigasan ng puso ko na ito. Pero alam niyo, kahit ang tigas-tigas ng puso natin, si God laging nagpapanalagawa. Lagi nagsasabi, "Anak, ayoko niya. Anak, huwag ka dyan. Anak, dito ka sa liwanag. Anak, dito ka sa magiging maayos yung buhay mo at ang pamilya. Anak, dito ka kung saan may pag-asa. Anak, dito ka kung saan may pagtanggap at may pagmamahal." Alam niyo po, every day is an invitation for us na umalis tayo sa kadiliman dahil at the same time soon din yung liwanag na nagmumula ng Kristo. And with that, kapag na po ba natumayo tayo